Mga igsoon, ang mga programa at proyektong napagtagumpayan ng BIFAR at kung ano pa ang mga programa ang kanilang tinututukan ngayong taon. Makakasama natin si Ginoong Nazario Briguera, ang Chief ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman sa lahat po ng mga sumusubaybay ng inyong programa. Opo. Meron pa rin shellfish ban, tama ho ba, sir, no? Na pinapatupad ang BIFAR sa ilang lugar sa Pilipinas dahil dito sa red tide, toxic red tide. Ano-anong mga hakbang ang patuloy pa rin isinasagawa ng BIFAR para po mabigyan ito ng solusyon? Yes, Sir Aljo. Base po sa pinakahuling shellfish bulletin number 2 dated January 16, 2023 na inilabas po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, positibo po sa red tide o paralytic shellfish poison. Ang mga shellfish, lahat po ng uri ng shellfish kagaya po ng tahong at talaba, gayon din ang mga alamang mula po sa mga sumusunod na lugar pangisdaan. Ano po, banggitin ko po lamang, ito po ay ang mga lugar ng Coastal Waters of Milagros in Masbate, Coastal Waters of Panay, President Rojas and Pilar in Capiz, Coastal Waters of Dawis and Tagbilaran City in Bohol, Dumanguillas Bay in Zamboanga del Sur, at Lianga Bay in Surigao del Sur. Ang lahat po ng uri ng shellfish tulad po ng tahong at talabag, gayon din po itong alamang, mula po sa mga lugar na nabanggit ay hindi po ligtas kainin dahil ito po ay nakalalason. Ligtas pa rin naman pong kainin ang mga isda gaya po ng galunggong, pusit, hipon at alimasag na nakuha po o nahuhuli sa mga binanggat lugar. Tiyakin lamang po na ang mga ito ay sariwa, nilinis ng maayos at tinanggalan po ng lamang loob bago lutuin. Base po dun sa katanungan nyo kanina, ano po ang ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Ito po kasing red tide, mabanggit ko lamang, it's a natural phenomenon. Ano po, ito po isang likas na kaganapan na nangyayari sa ating karagatan at ang maaari lamang pong nating gawin ay ma-monitor po yung regular monitoring nito patungkol po sa pagsulpot nitong red tide, ano po, para po maabisuhan kaagad natin ang publiko at hindi po ito magdulot ng danyos or pagkakalason doon sa ating mga kababayan. Kaya po regular ang ginagawang monitoring dito po ng BIFAR sa pakipagtulungan po sa mga local government units. At kamakailan lang din ay nagkaroon po ng fish kill ng tilapia naman sa Lake Cebu. Yan po yung nagdulot ng halos 10 milyong pagkalugi ng ating pong mga tilapia raisers po doon. Nagkaroon din ng ganitong pangyayari sa dalawang village sa South Cotabato about 2 to 3 weeks ago. Ano po ang dahilan po sa pangyayaring ito? Do you have any information, sir? Yes, Sir Aljo. Nakatanggap na po tayo ng ulat at tama po kayo. In fact, sa actual na naulat na tanggap namin ngayong araw, nasa 12 million ang naitala ng damage doon sa or losses doon sa ating mga fish cages doon sa Lake Cebu. Ang dahilan po ng fish kill ay kadalasan ito po ay nagkakaroon ng fish kill dahil po sa pagbaba ng dissolved oxygen level doon sa ating mga lawa, no? At maaring ito ay dahilan o resulta ng pabago-bagong panahon. Maari rin na ang naging cause nito ay yung pollution, ano, yung pagtaas ng mga pollution, pagtaas ng pollution sa lugar. So isa ito sa mga posibleng dahilan. Pero ito pong sa Lake Cebu, kung matatandaan natin, nangyari din po ito last year. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon din po ng fish kill dyan sa bahaging yan ng Sauk Sargen. Ano po? At yun nga, dahil sa dissolved oxygen level. Mabanggit ko din lamang po, Sir Aljo, no? Isa kasi sa mga rekomendasyon natin dyan sa Lake Cebu ay yung regulation ng mga fish cages. Kasi mayroon po talaga nangyayari dyan na overcrowd
crowding, dahil sabi ko nga ang posibleng maging dahilan ng fish kill ay yung pollution, no, yung mga unconsumed feeds doon sa mga ipinapakain sa mga isda, at posible rin na nagkakaroon ng pagkaharang ng mga daluyan ng tubig at naapektuhan yung sirkulasyon ng tubig doon sa lugar. Kaya nga po nagkaroon na diyan ng rekomendasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa local government unit na kung pwede ay talagang seryosong ipatupad yung pag-regulate ng paglalagay ng mga fish cages, dahil ayon sa ating batas pangisdaan, kailangan na sa 10% lamang ang ginagamit na bahagi ng isang lawa para masabi nating sustainable ito. Pero kung hindi tayo nagkakamali, sa ngayon nasa 23% ang ginagamit dyan sa Lake Cebu para sa fish farming. At hindi ito po ay makakabuti doon sa lawa. Kung kaya't ang intervention po dyan ng pamahalaan ay yung patuloy na pagpapaunawa tungkol sa good aquaculture practices. Okay. Alright. So may tanong po si Jab Manahan, ABS-CBN News, no? Ng ABS-CBN News, sir. Ano ang inyong masasabi na hindi pa rin makapangisda ng maayos sa West Philippine Sea ang ilan sa ating mga kababaeng mangingisda doon? Ano ang ginagawa po ng BIFAR para maiwasan ito? Well, ang usapin po ng West Philippine Sea ay unang-una meron po yung West Philippine Sea Task Force, ano po, hindi lamang po ito BIFAR, interagency po ito. Pero ang BIFAR naman po ay patuloy ang pakipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan para po ma-establish yung presence natin doon sa West Philippine Sea. At ito po ang ambag ng pamahalaan. Pero sa usapin po ng West Philippine Sea, sa pangkabuang usapin, mas maganda po na ang nagbibigay ng mga pahayag tungkol dito ay ang Task Force on the West Philippine Sea. Opo. Anong mga programa at mga proyekto ang nakalatag, no, na tututukan ng BIFAR ngayong taon, 2023? Yes, mabanggit ko lamang, Sir Aljo, no, opo, ang naaprubahang budget para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong 2023 ay nasa 6.9 billion. At nagpapasalamat po tayo sa Kongreso at sa Senado sa pagkakaaproba ng budget na ito. At ito po ay ilalaan ng ahensya para po sa iba't ibang programa sa aspeto ng Fisheries Development Program, Fisheries Regulatory and Law Enforcement Program, Fisheries Extension Program, at Fisheries Policy Program. Patuloy din po ang pagsasagawa ng BIFAR doon po sa boat distribution sa pamamagitan ng ating FB Pagbabago Program, at pagkakapacitate ng ating mga municipal fisher folk para mabigyan po sila ng mas malaking bangka at makapagpalaot po sila, makapaglaot sila sa mas malayong bahagi ng ating karagatan para mas marami po ang kanilang magiging huli. At nandyan din po ang ating National Pio Program. Ito naman po yung paglalagay ng mga fish aggregating devices sa ating karagatan para po hindi magsayang ng gasolina ang ating mga mangisda. May isa po silang permanenteng lugar na pupuntahan para po makapangisda, dahil ito po ay nag-a-attract ng mga isda itong mga payaw po natin. And kasali na po dyan yung ating National Lambaklad Program. And of course, aquaculture, ganun din ang resources na inaalala natin para po magkaroon po tayo ng stock enhancement and brood stock development program, pati po yung paggamit pa ng or paglalagay ng mga stocks dun sa mga fish cages natin. At lahat ng pong ito, mabanggit ko lang, Sir Aljo, ito po yung mga ngahulugan ng produksyon, karagdagang produksyon sa ating fisheries. At kapag po sapat ang ating supply ng isda, mga halugan po ito ng pagbaba ng presyo ng mga isda sa ating mga pamilihan. Okay. Mensahe o paalala na lang sa ating pong mga televiewers, Sir Nazario. Yes, Sir Aljo, gusto lang namin po nating banggitin, dahil napag-usapan po natin yung fish kill sa Lake Cebu, patuloy po nating isulong ang good aquaculture practices. Tayo po ay ang layunin natin makapagpataas ng production, pero po hindi ito magiging sustainable kung hindi po tayo sumusunod sa tamang practices pagdating po sa fish farming. Dahil pag hindi po tayo nagsunod sa mga tamang pamantayan, ito po ang mga nagaganap nga or nangyayari. Nagkakaroon po tayo ng mga fish kill kapag hindi po tama yung ating mga ginagawa. And of course, ang BIFAR po, sa huling pahayag, kami po ay patuloy na magsusumikap na ipatupad ang mga programang mangangahulugan para po mas umangat pa ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino.
Maraming salamat sa inyong oras. Nazario Brigara. Maraming salamat. Opo. Information and Fisher Folk Coordination Unit Chief ng BIFAR.